Magandang magandang umaga po ang bati ng inyong lingkod sa lahat ng atin pong patuloy na nakikinig sa atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito tayong lahat ay ginisig na malalakas, malulusog at masisigla ang atin pong pangangatawan. Ako'y naniniwala na sa araw na ito tayo po ay haharap muli ng panibagong hamon sa atin pong buhay, sa ating paggawa at paglilingkod. Subalit ang pangako ng Diyos ay laging totoo at payak para sa kanila na nagtitiwala sa Kanya na ang Panginoon ay lagi po nating kasama. Panghawakan po natin yan, mga kapatid, sapagkat yan lamang po ang tanging nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng sigla upang hindi tayo matakot sa anumang bagay na atin pong inaharap sa atin pong buhay, maging sa ating pananampalataya araw-araw. Kaya nga, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay muli ninyong inakay sa inyong paanan upang pakinggan muli ang panibagong katotohanan, panibagong paksa na amin pong pag-aaralan mula sa inyong banal na salita. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang pag-unawa alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos hanggang sa ngayon ay nananawagan at patuloy na nananawagan sa tao. Sa lumang tipan, alam po natin na tinawagan ng Diyos si Adan at si Eva pagkatapos na sila ay nahulog sa pagkakasala sa halamanan ng Eden. Tinawagan din po ng Diyos si Noe sa panahon na kung saan magulo ang kanyang kapaligiran. Ang Diyos, katulad ng akin pong nabanggit sa inyo kanina, ay araw-araw at patuloy pa rin na nananawagan sa tao. Ang Diyos ay nananawagan sa tao para sa kanyang kaligtasan. Yan po ang binabanggit sa atin ng aklat ng Mateo Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 30. Maliban sa siya ay nananawagan para sa kaligtasan ng tao, siya rin po ay patuloy nananawagan para sa paglilingkod sa gawain ng atin pong Panginoon. Katulad ng pagkatawag ng Diyos kay Apostol Pablo bilang isang alagad para dalhin ang ebanghelyo ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang Diyos hanggang sa ngayon, siya po ay nananawagan pa rin sa tao. Kaya nga't ngayon pong umaga ay atin pong matutunghayan at malalaman kung anong klase at uri ng tao ang tinatawagan ng Panginoon sa pagbabago ng buhay at ganun din po sa paglilingkod sa kanyang gawain. Maaring sa atin pong pagbasa, I would like to believe na ito po ay laging applicable sa atin pong buhay at maging sa atin pong kapanahunan. Kaya nga't atin pong pakinggan at sundan ang atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Alam po ninyo, meron pong dala ang langit na isang magandang pabalita sa bawat isa sa atin ngayon umaga. Meron siyang pangako na ipapagkaloob sa atin. Buksan lamang po natin ang ating isipan, ang ating mga puso para lubos po natin maunawaan kung ano ang pakay ng Panginoon sa iyo at sa akin, sa bawat isa sa atin na nabubuhay sa huling kapanahunan. Panahon na kung saan ang mga sandali ay nagdudumali at ang Panginoon ay malapit na pong dumating. Sa talatang 27 ng 1 Korinto Kapitulo 1 ay atin pong mababasa. Nais kong basahin 27 hanggang 28, mga kapatid. At ito ho ang magiging focus o di kaya sentro ng atin pong pagsasaluhang pagkaing spiritual ngayon pong umaga. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Una, ang Diyos ay nananawagan sa mga taong mangmang. Mangmang katulad po ni Zaccheo sa bagong tipan. Si Zaccheo ay nabuhay ayon sa kanyang mga kinakamal na mga kayamanan, na ang tanging layunin lamang po ni Zaccheo sa kanyang buhay ay yung maging mayaman. Yun bang mabuhay siya na sagana sa lahat ng kanyang pangangailangan, anuman ang kanyang naisin,
anuman ang kanyang gustuhin ay yung kaya niyang makuha at kaya niyang ma-enjoy. That's Zacchaeus, mga kapatid. At gusto ni Zacchaeus ay laging nauuna kahit na mali sa paraan ang kanyang ginagawa. Nandaraya siya. Ano ho? Kurap ang taong ito, mga kapatid, para lamang siya ay mauna sa kanila. Subalit, isang araw, alam po natin ang kwento ni Zacchaeus, mga kapatid, sangayon sa Lucas 19, na siya ay tinawagan ng Panginoon mula saan? Mula sa puno ng sikamoro. Sa isang layunin, walang iba kundi iligtas si Zacchaeus. Sino po si Zacchaeus sa mata ng Diyos? Siya po ay isang mangmang. Bagaman ang kanyang tungkulin ay napakataas, siya ay maniningil ng buwis. Ano ho? Alam po ninyo kapag nung panahong yun, kapag ikaw ay maniningil ng buwis, ay ini-squeeze mo ang tao para lamang magbayad ng kanilang mga buwis. Hindi lamang yung tamang amount ng kanilang babayaran, kundi pinapahigitan mo pa, nilalampasan mo pa yung amount para lamang yung sobra ay mapasayo. That's the kind of life Zacchaeus was living, my dear friends, in the New Testament. Kaya siya ay isang taong mandaraya. Siya ay isang taong maliit, subalit napakalaki ng kanyang ginawang pagkakamali sa mata ng tao at sa mata ng atin pong Diyos. Subalit walang ibang tanging layunin ang Panginoon, mga kapatid, na kanyang tinawagan ang isang mangmang katulad niya sa isang layunin para lamang iligtas po siya. Alam po ninyo, napakaganda ang layunin ng langit, ang panukala ng Panginoon sa tao. Naggaano man at wala man tayo sa mata ng tao, tayo man ay mababa o di kaya mga mangmang, walang pinag-aralan. Subalit kaibigan, minamahal ko mga kapatid, ang langit ay para sa kanya. Ang kaligtasan ay patuloy na iniaalok sa mga taong katulad ni Zacchaeus. Bagaman meron siyang pinag-aralan marahil, bagaman siya ay merong kakayanan finansyal, bagaman siya ay iginagalang dahilan sa kanyang posisyon, subalit sa mata ng Diyos, siya ay katulad ng ano ho? Mangmang na tao. Sino ho ba yung mga mangmang na tao? Sila ba yung mga walang pinag-aralan? Hindi po. Ang mga mangmang na mga tao ay maaring ikaw ay may pinag-aralan, maaring ikaw ay mataas ang posisyon, subalit kapag ang buhay mo ay hindi na ayon sa kung ano ang tama at tamang simulain ng langit sa mata ng Diyos, ikaw at ako ay mangmang. Ang taong yan ay ano ho? Mababa ang pagtingin. Subalit mga kapatid, ang taong yan ang kinalulugdan ng Panginoon. Katulad po ni Zacchaeus na sa kanya inialok ang alin? Ang kaligtasan. Don't you know what Zacchaeus did not know why the reason Jesus went to Jericho is simply because to look for whom? To look for Zacchaeus. Hindi po yan alam ni Zacchaeus, mga kapatid, ang intensyon ng Panginoon, sapagkat ang pagpunta ng Panginoon sa Jericho ay para lamang hanapin at iabot ang kamay ng biyaya ng Diyos, ang pagliligtas sa isang taong katulad ni Zacchaeus. Isang mangmang sa harapan ng atin pong Panginoon. Maliit siya, and also he came what? Short of the glory of God, dahilan sa kanyang ano ho? Pagiging kurap, mandaraya, at ang kanyang goal ay sa mga bagay lamang na makasanlibutan. Si Jonah, tinawagan din po ng Diyos si Jonah na isang mangmang. Bakit po nasabing isang mangmang? Sapagkat siya ay ano ho? Tumakbo papalayo sa atin pong Panginoon. Hindi ko alam kung bakit siya ay alagad ng Panginoon. Subalit nung siya ay tawagan ng Panginoon, marahil ay kinabahan, natakot siya, o di kaya hindi siya handa spiritually para lamang tanggapin ang alok ng Panginoon na siya ay pumunta doon sa Nineveh para lamang mangaral ng Ebanghelyo at ang mga taong yun ay maakay sa paanan ng atin pong Panginoon. Siya ay natakot, siya ay tumakbo papalayo sa atin pong Panginoon. I would like to believe, my dear friends, church members, na si Zacchaeus
maging si Jonah, they are alive today. You cannot find them outside of the church. They are inside the church. Maaring ako yun na ang layunin at ang pangunahing laman ng kanyang puso at isipan ay ano ho, ang mga bagay na may kasiraan sa mundong ito, ang mga bagay na kung saan binibigyan natin ng importansya higit sa atin pong Panginoon, sa mata ng Diyos tayo po ay katulad nila. But I would like to tell you friends, and this is the good news, ang pabalita ng Ebanghelyo ay nakalaan para sa kanila. Kaya nga't kung ikaw, ako, ay katulad ni Zaccheo, mga kapatid, at ni Jonah, huwag tayong mag-alala sapagkat sa atin inilaan ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang pangako ng langit, ang pangako ng mabuting balita, at ang pangako ng kaligtasan, mga minamahal ko, mga kapatid. Si Jonah ay tumakbo papalayo sa atin pong Panginoon na kung saan marami ang mga nagpapanggap na sila ay mga Kristiyano o di kaya kaanib ng iglesia, and yet the way they live, the way they conduct themselves, mga kapatid, ay napakalayo ayon sa simulain o prinsipyo ng langit. We are just like Zaccheo and Jonah, my dear friends. Isang mangmang na kaisipan na atin pong takasan ang ating Panginoon. We cannot escape from God, my dear friends. Kaya nga't kung ikaw ay nag-iisip na lumayo o di kaya tumakbo papalayo sa Panginoon, isang mangmang na kaisipan yon. At kapag ganun ang ating iniisip, yan at sa ganyang paraan iniaabot at iniaalok ng Panginoon. Araw-araw ang panawagan ng kaligtasan para sa bawat isa sa atin na katulad ni Zaccheo at ni Jonah. Siya ay nananawagan sa mga mangmang upang sila ay bigyan ng karunungan, ng tamang pagpapasya at lalong higit ng walang hanggang buhay. Alleluia to the name of God. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, mga kapatid, upang ikaw at ako na nagwawalang bahala marahil sa ating pananampalataya, araw-araw tayo ay tinatawagan ng Panginoon. Marahil ay ikaw at ako ay isang bukas na saksi sa kung ano ang nangyayari sa atin pong kapaligiran. Ang krisis, ang pandemic, ang kaparaanan ng langit upang ikaw at ako ay tawagan, dahilan sa ikaw at ako marahil wala ng panahon sa Panginoon. Ikaw at ako marahil ang pinaglalaanan natin ng importansya sa ating buhay ay ang mga bagay na material, ang financial, ang atin pong posisyon. Kaibigan, naparito ang Panginoon calling you and me kung ikaw man ang taong katulad ng akin pong binabanggit. Maliban siya ay nananawagan sa mga mangmang, siya rin po ay nananawagan sa mga mahihina. Sangayon po sa talata ay, God chose the weak things of the world to shame the strong. Kanyang pinipili yung mga mahihina para ipahiya, ipahamak yung ano ho, yung malalakas. Napakabuti ng Panginoon. Isang pag-asa sa iyo at sa akin, kaibigan. Kung ikaw man yung binabanggit na mangmang, kung ikaw man yung binabanggit na mahina, dapat tayong magalak at magsaya sapagkat ang langit, ang ebanghelyo, ang buhay na walang hanggan ay sa atin iniaalok araw-araw at araw-araw nananawagan ang Panginoon sa bawat isa. Kanyang tinawagan ang alibughang anak, ang isang kabataan na napakahina, na hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa, ang kanyang kagustuhan. Kaya nga't kanyang inangkin at kinuha ang kanyang parte ng yaman mula sa kanyang minamahal na ama. Siya ay napakahina, kaya nga't kanyang winaldas. Ang alin? Ang kanyang mana. Mga minamahal ko, mga kapatid, napakahina niya. At siya ay binigyan ng ano ho? Masasamang kaibigan. God has called weak people
to do mighty things. Nais ko pong ulitin po yon. Ang Diyos ay nananawagan sa mga taong mahihina katulad ng alibughang anak upang kasangkapanin sila na makapangyarihan sa gawain ng atin pong Panginoon. Pakinggan po ninyo. Noah was a drunk. Abraham was too old. Isaac was daydreamer. Jacob was a liar. Leah was ugly. Joseph was abused. Moses had a stuttering problem. Gideon was afraid. Samson was a womanizer. Rahab was a prostitute. Jeremiah and Timothy, they were too young. David had an affair and a murderer. Elijah was a suicidal. Isaiah preached naked. Jonah ran away from God. Naomi was a widow. Job went bankrupt. John the Baptist ate bugs. Peter denied Christ. The disciples fell asleep while they were praying. Martha worried about so many things. Samaritan woman was a divorcee. Zacchaeus was too small. Paul was too religious. Timothy had an ulcer. And Lazarus was dead. Ang tanong mga minamahal ko mga kapatid ay, bakit ito ang mga pinili ng Panginoon na mga nobodies, mga taong parabagang walang kwenta, mga taong parabagang ang kanilang buhay ay wala ng kapag-abag-asa sa paningin ng tao? Ang dahilan mga kapatid kung bakit sila ay kanyang pinili upang ipakita ang kanyang kapangyarihan na kayang baguhin ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanilang buhay, at kaya niyang kasangkapanin sila para lamang ang mabuting balita ng Ebanghelyo, ang pagbabago ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang taong makasalanan at mahina ay makita at maging buhay na saksi sa lahat ng mga tao. Purihin ang atin pong Panginoon. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ikaw at ako ay binago ng Panginoon. Anuman ang ating nakaraan, anuman ang ating pinagdaanan, sapagkat may panukala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa upang makita ng mga tao ang himala na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang taong mahina at makasalanan katulad ng akin pong nabanggit na mga kilalang lalaki at babae, lingkod ng Panginoon sa luma at sa bagong tipan. Tinawag ng Panginoon ang mga mangmang, tinawag ng Panginoon ang mga mahihina, tinawag ng Panginoon at kanyang pinili sila na pangkaraniwang tao at mga hampas lupa. Yan po ang mga pinili ng Panginoon. Sa talatang 28, God chose the lowly things of this world and the despised what? Pinili ng Diyos sila na mga taong pangkaraniwan at mga taong hampas lupa. Nakita po ninyo, ramdam ho ba ninyo mga kapatid, ang pagpapahalaga ng Panginoon sa mga taong ito na tinanggihan ng sanlibutan? Nararamdaman ho ba natin ang pagpapahalaga ng Panginoon sa mga tao nito na binabaliwala ng atin pong lipunan? Sa kanila iniaalok at iniaabot ng Panginoon ang kanyang biyaya, sapagkat sa mga taong ito babaguhin niya at kanyang kakasangkapanin upang makita ng maraming tao ang kapangyarihan ng Diyos na kayang bumago ng isang taong masama, kayang bumago ng isang tao para sa isang maging makasangkapan gawain sa kanyang banal na kalooban. Kanyang tinawagan ang babae doon sa balon, mga kapatid, sa balon ni Jacob. Isang babaeng limang beses pong ikinasal, subalit ang kanyang kasama ngayon ay hindi niya tunay na asawa. Binigyan siya ng Panginoon ng isang buhay na tubig para lamang maibsan ang kanyang pagkauhaw sa spiritual na bagay.
nagdala siya maliban sa kanya ng maraming tao sa paanan ng atin pong Panginoon. Ang sabi po ng kasaysayan, the whole city believe in the Lord Jesus Christ. Kanyang tinawagan ang mga noho, ang mga may ketong, ang mga babaeng mababa ang kanyang lipad para mamangha ang mga Pariseo sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Hanggang sa ngayon, mga minamahal kong kaibigan, ang Panginoon ay nananawagan at patuloy na nananawagan sa kanila, sa iyo at sa akin, para sa atin pong kaligtasan dahil mahal ka at mahal ako ng atin pong Panginoon. Salamat, Panginoon. Bagaman ako ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan, dahilan sa ako'y mahina, dahilan sa ako'y mangmang, dahilan sa ako'y hampas lupa o pangkaraniwang tao lamang, salamat sa yaman ng langit, sa inyong pangako na ang langit at ang kaligtasan ay para sa amin pala na katulad ng mga taong ito. Kaibigan, alleluia to the name of God. Sapagkat ang alok na ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay kapahayagan na ikaw ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Kapahayagan na ikaw ay merong layunin ang Panginoon sa iyong buhay. Kapahayagan na ang kaligtasan ay makarating sa iyo at iyong maranasan ang pagbabago ng iyong buhay. At kapag tayo ay binago ng Panginoon sa atin pong buhay, tayo ay kanyang kakasangkapanin para lamang abutin din ang ibang mga tao at ipakilala sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Kung tayo ho ay katulad ng mga lalaking at babae na atin pong napag-aralan sa Biblia ngayon pong umaga, ibig sabihin ay malaki ang atin pong pag-asa. Malaki ang pagkakataon upang tayo ay hindi magpatumpik-tumpik na lumapit sa atin pong Panginoon upang tanggapin ang kanyang panawagan, tanggapin ang alok ng kanyang kaligtasan para sa bawat isa. Kaibigan, kapag tinanggap natin ang Panginoon sa atin pong buhay at kapag pinahintulutan natin ang Panginoon ang siyang maghari ng atin pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid, gustuhin man po natin o hindi, ang banal na Espiritu ang kikilos sa atin pong buhay upang atin pong ipakilala, isigaw ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang biyaya at kanyang kapangyarihan na kung papaano ako binago, ganun din ang pagbabago na gagawin ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, kaibigan. Kumusta? Iyo bang tinatanggap ang panawagan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan? Iyo bang tinatanggap ang panawagan ng kaligtasan ng atin pong Panginoon? Iyo bang tinatanggap ang kanyang kamay na patuloy niyang iniaabot sa iyo at sa akin upang tayo ay magkaroon ng katiyakan? Katiyakan hindi lamang sa buhay nito. Kapayapaan hindi lamang sa buhay nito. Pagtatagumpay hindi lamang sa buhay nito. Kundi pagtatagumpay, katiyakan, kaligtasan at pag-asa na sa kanyang pagdating sa ikalawa, tayong lahat ay kanyang madadatnan na masaya sa ating pananampalataya na patuloy na nagtatapat upang sa Panginoon tayo magpakailan paman sa kanyang pangakong lupa na inihanda para sa iyo at para sa akin. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito pong aking dalangin. Minamahal po naming Panginoon, salamat po sapagkat napakabuti po ninyo na katulad namin na mga mahihina, mga mangmang, pangkaraniwang tao, sa amin po ninyo iniaalok ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan at ang pag-asa. Panginoon, bagaman totoo na kami ay kaanib na ng iglesia, subalit kung ang amin pong mga buhay ay hindi naayon sa simulain ng langit,
hindi kami totoo sa amin pong mga sinasabi at sinasampalatayanan. Kami ay katulad pa rin ng mga mahihinang ito, mga mangmang at mga pangkaraniwan at hampas lupa. Subalit, Panginoon, kung amin pong tatanggapin ang inyong alok ng kaligtasan, ang mabuting balita, walang dahilan para hindi po ninyo kami baguhin. Walang dahilan para hindi po ninyo kami kasangkapanin. Walang dahilan para hindi kami maging saksi ng inyong kapangyarihan sa aming buhay na dapat makita ng mga tao upang sila rin naman po ay maakay sa pagbabago ng kanilang buhay at maligtas sa inyong pagdating sa ikalawa. Ingatan po ninyo kaming sama-sama. Tanggapin nawa po namin ang basbas ng langit upang ang araw na ito ay maging kapakinabang sa amin pong buhay at lalong higit, maipagkaloob namin ang nararapat na papuri at kaluwalhatian sa inyo. Tanggapin po ninyo ang aming pakiusap alang-alang sa pangalan ni Jesus.